sa ating lahat mga idol. Kaway kaway. Ngayong araw po mga idol, kasama po natin si Sir Rayland Bidad. Yan, dito po tayo sa Purok, Kalataw, Barangay Tumbler, General Santos City. At saka alamin po natin mga idol dahil yung kanyang kambingan, nagsimula lamang po siya sa 7 heads ng kambing. Ngayon po ay nasa 250 na po na heads ng kambing mga idol. Yan. Kung gusto niyo po malaman yung ating mga video mga idol, pag-uusapan po natin kung ano yung discarte ni Idol Kian. Rayland po mga idol. At saka alamin po natin mga idol kung ano yung discarte niya, yung mga pinapakain sa kambing, yung routine ng kanyang kambing, at saka kung paano niya naalagaan yung kambing niya kung tag-ulan, at saka siyempre kung paano niya napadami yung kanyang kambing. Ayan. Sir Rayland, okay na ba? Ayan. So, Idol Rayland, paano po kayo nagsimula sa iyong kambingan? Una-una, doon pa ako sa loob ng regional office kasi government employee. Doon, nag-start ng konti. Bumili ako 5 hanggang naging 7. Hanggang sa doon, dumami. Ngayon, dito na ako talaga nag-transfer. Yung dumami doon, mga 70 plus. Naghanap na ako na, kasi pangit naman doon. Na, masikip. Masikip. So, naghanap ako ng area. Dito, nag-transfer na. So, from galing doon sa 7, naging ganito na. Nag-transfer ako dito. Tapos, dati, sa pag-alaga ko, siyempre sa pag-alaga mo, maano mo yung, kung ano dapat ang mga, ano ba, siyempre, hindi mo alam. Mga ups and downs. Oo, ups and downs mo. Ngayon, natutunan ko, pero hindi pa rin 100%. Kung baga, mayroon pa rin itong inaaral pa rin natin. Pero konti na lang. Konti na lang siguro. Almost ma-perfect na. Oo, almost. Nakikita naman. Sobrang ganda, sobrang taba ang kanyang mga kambing yan. So mga idol, alamin po natin ha. Pero bago tayo magsimula mga idol, may kilab shoutout muna sa ating apat na nag-membership sa ating YouTube channel. At saka yung siyam na nag-pa-member or nag-subscribe sa ating Facebook page, ang Pinoy Palaboy. At saka shoutout kay Manok Tambayan. At saka kay Pulumulok Native Chicken. Nandyan po sila sa likod kasama po natin mga idol. Subscribe naman dyan, sisigir. Ayan, so tuloy po tayo mga idol. Sir, itong kambingan mo, usually nakita po namin, ano yung program mo sa pagkain? Sa program ko sa pagkain, sa umaga, mga 8 o 9, pastol sila, with tao ito. Nakalabas? Labas, free-range kumbaga. Ngayon, babalik sila mga 11:30. Ngayon, pag 11:30, yan na, makikita natin sa video kanina, may kinapakain ako. Na parang ano lang, merienda lang niya kumbaga. Tapos inom sila ng tubig with molasses. Tapos hanggang ano yan, hapon yan, dapat may nakatambay yan na tubig dyan. And then pagka hapon ulit, mga 3:30 to 4, free range naman sila ulit. Balik naman sila. With tao yun ha. Hindi pwede na ano, walang tao kasi ano sila eh. Kung baga may sarili silang mundo, kung gusto nila pumunta ng malayo, pupunta sila. Siparit sila. Kailan yung tao mo, sir? Dalawa yung tao ko na nagapastol, dalawa yung naiiwan dito. Kasi dito may mga maiiwan na mga maliliit. Kailangan din ito ng mga pakain din nila. Tapos, same time, yung dalawang tao ko maglilinis. Ganyan, lilinis dito. Kasi kailangan din sa kambingan, dapat malinis. Yun ang pinaka-importante. Importante talaga. Kasi, bisa observation ko, pag hindi sila malinis, yun, sakit. Mabilis. Sa kapitan. Sir, sa pagkain, ilang kilo yung pinapakain niyo po? Dito sa tanghali, nagpapakain ako ng mga almost 100 kilos per day. Tapos nakakaubos ako ng mga 12 liters na molasses. Everyday yan. Everyday na makain. Kasi sa inom nila, sa tubig, makakaubos sila ng 2 drum at kalahati hanggang sa 3 drum. Daily yan na inom nila. So ang dami pala. So mga idol, ang pagkain po ni idol po mga idol is hindi siya damo. No, yung parang ipa siya. Hindi. Ang pagkain ko is nasa 80% damo.
20% lang yung merienda nila. Ah, merienda nila. Yung parang ano lang yun, merienda lang, 20% lang kumbaga. Kain-kain. Kasi busog na sila. Busog naman sila doon. Ayun sa mga idol. At saka kakaiba po sir no, kasi mayroon kayong drum mismo doon. Gagawin talaga natin yan, kasi kung hindi natin gagawin, paano ka makalagay ng tubig dyan? Mahirap. Dapat pag-isipan mo ang housing, number one din yan sa kambing, dapat ang housing. Naka-design. Naka-design din. Hindi pwede na sa lupa lang. Pwede man sa lupa, pero base sa akin, parang mas maganda hirap, yung cleanliness. Mas maganda yung naka-angat. Naka-arrange. Naka-arrange. Elevated siya. Elevated. So ito po mga idol, pwede natin tingnan, sir. Apo. So ito mga idol, kasi ang kadalasan sa ating pagkakalam, yung inumin ng kambing is tubig at saka asin. Apo. Pero kay idol po mga idol, kay sir, iba po siya. Ano lang ito? Tubig lang at saka purely molasses. Walang asin po. Ayan. Tatanungin po natin, sir, sa isang 200 liters sa tubig, ilang litro ng molasses? Sa akin, 5 liters lang. Kasi mabigat na kung ano. Tapos parang ang molasses doon, parang pangpagana lang sa kanila. Actually, hindi naman ito matamis talaga. Ito siya. Hindi naman talaga ito matamis. Parang kasi, amoy lang siya, ano. Amoy lang siya. Amoy asukal lang siya. Amoy asukal lang. Yan. Amoy asukal lang siya. So ito yung kanilang iniinom. Parang nanggigigil sila ba? Pero actually, tinikman ko ito, hindi talaga matamis yan. Pero wala ka na hinahalong asin? Wala na po. Wala na. Wala na rin akong hinahalong mga other minerals or mga ano yan, nabibili sa market. Wala na. Ito lang. Tapos ito sir, ilang drum ang maubos nila sa isang araw? Dalawa at kalahati hanggang sa tatlong drum. Ang dami din pala. Every day niya maubos sila. Ayan. Ay, may tanong ko pala mga idol bago natin makalimutan. Kasi ang lalaki ng kambing ni sir. Apa. Yan. Ano pala ang breed niyan sir? Ano? Actually, ang bisline nito native. Native. Bisline yan, native. May dugo na native yan. May dugo na native yan. Kasi ang kambing ko, ang pinanggalingan, native talaga. Ngayon, yung sinasabi nila na triple weight cross, galing sa native, i-cross mo ng hindi din hybrid, yung mga 80% lang. Yung anak nun, i-cross mo naman ulit sa hybrid. Ang anak nun ulit, i-cross mo naman sa hybrid. So ito na yung triple weight cross na. Triple na po siya. Kumbaga, ang ano nito, mga nasa 60, 70, 80, 90. Hybrid. Pero hindi ito maging 100 na hybrid. Hybrid. Kasi may dugo nga native. Pero yung pinag-cross niya na hybrid, ano pong breed yun? Ano? Anglo. Anglo at saka Boer. Anglo at saka Boer. Anglo Boer na kasi dito. Ano yan? Sobrang laki. Ngayon, ang ano ko, nag-Boer na naman ito. Ito na naman yung ano ko, yung mga breeder ko. Mag-ship ako sa Boer. Pagkatapos, maging Boer na yung mga inahin ko lahat, balik ako sa Anglo. Rotation lang, ganun. Balik-balik lang. Bakit pag hindi magbalik-balik? Kasi kung puro Anglo lang, parang ano rin, mag-inbreeding. Ano rin sila, parang pangit din. Maganda yung mag-cross-cross po sila kasi ang Boer brusko eh. Ang Anglo kasi payat na matangkad. Yung kwan, parang i-ganon-ganon mo rin ba para ang katawan nila. Hindi rin sobrang payat, hindi rin sobrang ano, balance. Balance lang. Ayan. Sir, ang pwede bang makita yung ano mga breeder natin? Ayan. Pumapasok, sir. Opo, pwede. Ayan. At least makita niyo po mga idol kung buwer to. Ito buwer to. Malaman po niyo kung gaano siya kalaki pag nagtindig yung kanyang buwer. Si Butakol. Butakol. Labas ka, labas. Halika ka dito. Labas. Ito sa kabila, sir, is Buwer din. Buwer. So ito alam yung breeder niya. Grabe, kalaki oh. Dog, Adam. May ilang kilo to, sir? Umabot ka na 84 kilos. 84 kilos? Pero ngayon siguro mga 70 kilos ka na. Kasi, ano siya eh. Marami siyang ginabreed na babae. So, nagaganon yung katawan niya. Pag wala na naman, aangat na naman yung katawan niya. Tataba na naman siya. Napansin ko sir kasi mga idol na maraming kambingan ako nakita. Opo. Pero mix yung mga lalaki doon. Sa iyo kasi nakita ko puro babae. Kasi ganito. Since na nag-alaga talaga ako, never akong nag-iwan ng lalaki na
akin na na-break. Oo, never talaga yan. Bakit sir? Kasi pwede yan siya. Ang problema dito sa akin, kung mag-iwan ako, hindi ko na alam kung sino yung nanay niya. Hindi ko na alam sino yung kapatid niya. So, hindi mo na matrace yung bloodline niya. So, mas bitter, ibinta na lang lahat na lalaki. Bibili ka na lang ng lalaki doon sa mga farm na malalaki din. Kasi yan siya, pwede lahat siya ang ma-breed. Hindi siya ma-breed yan. Kasi wala yan siyang kapatid yan, wala yan siyang kumbaga nanay yan, wala siyang auntie yan. Parang ganon yung ano. Mabilis mo matrace. Mabilis mo ma, ano. Kasi lahat ng lalaki dito, wala talagang iniiwan. Kahit na anong ganda niyan, alis talaga sila dito. After, alam ba, ito, after 1 year niyan, ito, after 2 years, labas naman sila ulit sa farm ko. Iba na naman. Bibili na naman ako ulit. Na, kaya, ano. Mabilis lang. Mabilis. Mag-change ng breed. Mabilis sila. Kasi napansin ko po, ito kasi mga dol, yung sabi po nila, yung mga binata, kumbaga na pambing. Opo. Nire-rape kasi yung mga yun. Babae. Isa rin yan. Kaya mabilis silang dumami. Mabilis silang dumami. Tapos, inbreeding yan. Doon magkakaroon yung inbreeding. Ito sa akin, na iniiwasan ko. Kasi ito, may mga lalaki man. May mga lalaki man tayo na ganito. Pero hindi pa yan maka, kumbaga hindi pa fertile, kumbaga ang ano nila. So okay lang na mag-ano-ano sila. Walang problema. Pero hindi yan naabot sila ng 25 kilos. Hanggang 20, labas na yan sila. Labas na yan sila. Ayan. So mabilis pa lang mag-change ng breeding. Opo, opo. Kasi dalawa lang talaga ang lalaki mo. Dapat tatlo. Ngayon, kinapos ako, naghanap ng buwer na ano, kinapos ako. Mabuti pinahiram ako ng isa rin na kaibigan ko. Pinahiram niya ako ng lalaki. So, tatlo sila buwer. Sa tatlo sila ngayon. Pero okay lang man. Kasi hindi itong 200 plus ko, halimbawa ipagpalagay natin ang inahin ko dito is mga 150. Ganon. Hindi man yan 150 lahat magsabay-sabay na ano. Siguro may mga 40 heads, 30 heads, yun yung magsabay na ano. Another naman yung 40 heads, 30 heads naman ulit. So hindi sabay-sabay ang 150 na i-breed niya. So mali yung sinasabi nila na sa 10 inahin, isang lalaki. Mali man sabi. Kasi hindi sabay-sabay. Hindi sabay-sabay. Kasi ang akin lang ha, sa akin lang. Hindi man din ako veterinary ano. Sa akin, ang lalaki ko, 3 beses yan siya mag-breed. Isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Okay na yan. Bali, 3 babae sa isang araw. Ngayon, sa isa na naman, ganun din. Sa isang araw, 6 yung ano nila. So, next din na naman. Kung mayroon, kasi ang babae dito, kusang lalapit sa lalaki pag mag-hit siya. Kusang, hindi na tayo maghanap. Ipabreed natin. Kusang lalapit yan sila. Pag lalapit, kukunin, ipapasok. Pag mabreed, ilabas na kaagad. Sobrang ganda ng technique. Kasi ang na-observe natin sa mga traditional na farmer sa kambing, hinahayaan na lang kahit hindi hit yung kambing nila. Pangit yon kasi ganito, nag-hit ang isa, 3 yung lalaki mo. Gi-breed niya ng isang lalaki, ni number 1, gi-breed din ng number 2, gi-breed din ng number 3. Yung sperm nila naubos doon sa isang babae. So malaki ang chance ng inbreeding. Hindi rin. Malaki ang nasayang yung sperm ng dalawa. Kasi isa man lang yung ano doon. So ang akin, dapat nakakulong yung mga lalaki. Kung may lalapit na babae, ilapit, ipalabas. Pagtapos na niya ito, wag na siya. Yung sa iba na naman. Yun kaya yung problema ko. Curious na ako, sir. Yung nag-hit na babae na lalapit sa lalaki, mga ilang araw yun silang mga 3 days. 3 days. 3 days yun. Ngayon yung kung hinayaan lang natin, naka-pre-range lahat ang lalaki. So 3 days niya yun na i-breed niya. Ha? First day, breed niya. Second day, breed na niya bukas. Bukas, kastahan niya naman niya. So sayang, nag-iikot lang siya doon sa isang babae. Unlike kung nakakulong sila, ipasok mo lang doon ang babae. Tapos, pagka next day, may attack man yan. Tapos na siya. So ito ang diskarte ni Sir Pumatol. Itong lalaki niya, hindi sinasama sa field. Hindi. Bakit kaya? Aside sa mamayat sila, sige, kasi lakad ng lakad sila. Ang doon sila sa field, wala lang ibang gagawin. Puro na lang yan ano-ano sa babae.
Hindi na sila makakain. So, mabuti yung dito sila, pagkaalis ng lahat ng kambing, wala silang kasama, kakain na lang sila. Kahinga sila. Oo, kahinga sila. So, ayan. Kasi kung sa area, papayat sila talaga kasi kung may mag-hit doon. Kasi ang kambing marunong talaga maghanap kung sino ang nag-hit. May pangamoy sila. May pangamoy sila. So may isa pa tayong question mga dol. Ito po kasi sir, yung inyong mga bata ng kambing. Opo. Makita dito tayo mga dol. Kasi itong mga bata ng kambing natin, pansin ko, hindi siya kasama sa field. Opo, hindi kasama. Hindi siya makakadidi sa nanay. Hindi. Ang ganito yung programa ko. Sa umaga, kukunin yung inahing kambing. Kukunin dito, ipalabas. Ipalabas sila, kasali sila sa pastol. Yung inahin, inahin ito. Ngayon, sa tanghali, pagkatapos sila ng kain ng kumbaga merinda ko, sinasabi ko, at saka nakainom na sila ng tubig na with molasses, ibalik sila dito sa mga anak nila. Paano malalaman kung nandito siya na inahin? Dahil doon sa AirTag. Ano yung example ng AirTag? Ito, ganito. Ganyan. Halimbawa, ganyan. Ayan. May number yan. May number. Ayan, may AirTag pala. Bro. Ayan, may mga number yan. Tapos may ano yan. May listahan yung mga good boy ko. Ayan. Ito yung listahan ng mga nanay. Dito. Na ipasok dito after merienda. Pirmilinda. Tapos mamayang hapon, kukunin na naman sila, ipalabas, kusang lalabas man yan sila. Ipalabas, paglabas, sali naman sila doon sa pastol. Pagbalik mamayang hapon, iinom naman sila, tapos sila inom, pero wala na yung pagkain ha, sa hapon, tanghali lang yan. Tapos iinom sila, pagkatapos nila inom, pasok na naman sila ulit hanggang magdamag. Dito na sila. Dito so na may sila. Banding din pala. May banding sila. Hindi na, hindi man din sila magkakain. Ito, hindi man talaga ito magkain kay... Ano man ito? Weeks old pa. Oo. So, hindi pa sila makakain. Kumbaga, purely gatas lang ang ano. After 1 month, ginapatry ko ito pakainin ng ano. Kumbaga, ginapractice ko ito na pakain. Yung ipil-ipil lang. Lalagay dito, papakunti-kunti lang. Tapos, practice-practice yan sila kain. Pag medyo malakas na kumain, doon ko na naman sa field ko i-practice. Hindi na dito, doon na sa field naman. So, labas sila, galing dito, buksan yan lahat, lalabas sila. Pero paunahin muna, palabas itong marami. Tapos, pagkatapos ng marami, ito na naman sila, palabasin doon. Ibang batch? Ito lang, maliliit lang. Lahat. Tapos, kain sila doon. Pag mga 10 o'clock na, balik sila dito, inom. Tapos kain sila ng yung pinapakain ko. Kain sila. Mas nauna sila. Nauna sila. Pwede ba natin makita sir? Kasi sobrang laki po ng week old pa lang ito. Week old pa lang. Ayun. So titingnan po natin mga idol. So kasi po mga idol, pagkakaalam natin, kasi sa amin may kambingan din kami before. Ito kasi siya, kasama ito, din sa nanay lumabas. Kusang pumapasok na siya, kasi andito siya. Ayan, kusang alam pumapasok. Niya alam niya kung saan siya. Kusang so, pumapasok. Ganito, week old pa lang ito. Week old pa lang ito. Lucky na. Mga 10 kilos na ata, oh. Hindi, mga 9 o 10 kilo. So, grabe. 10 kilo. Ano, anglo? Anglo buwer. Buang na yan, buang. Buang na. Ang laki. So alam naman nila. Iyon yung kagandahan ng kambing. Kahit ang nanay na yan, bigyan mo ng 100 na pirasong mga kids, alam niya kung sinong anak niya. Yan. Saka yung anak niya lang. Isang anak na niya, pipiliin niya yan mamaya. Kaso, hindi siya mga pagdidi kasi ang daming nag- daming nag- papasokin mo na daw. Daw papasokin mo na mga pero grabe yung laki na Wala kayang man lang ito. Wala kayang man sir, wala pang man. Yan, sa mga gustong bumili mga idol, sobrang ganda po ng lahi ng kambing ni sir. Dito lamang po yan sa Purok, Calataw. Barangay Tambler, General Santos City. At saka mga idol, pwede nyo siyang i-visit mismo mga idol. May mga diskarte pa sa mixing sa pagkain, pwede nyo pong malaman. At saka sobrang ganda talaga no? Opo, punta lang dito kasi ako, ayaw ko talaga magbinta. Lalo nang pagsabihin ng buyer, bili ako ng lalaki sa'yo at saka babae. Bawal yun. Bawal. Kasi, ginaconsider ko itong lahat na kambing ko is kamag-anak.
Yan yung anak ko. Kaya ang lalaki ko, hindi nila ka mag-anak kasi galing sa labas. Isang batch lang. Isang ano lang kala sila. Lalaki kumbaga, lang si Paris. Isang clan sila lahat. Magka-mag-anak ito lahat. So kung bibili ka sa akin ng babae, hanap ka sa labas na ano? Lalaki. Kung bibili ka sa akin ng lalaki, mas better kung ano, may mga babae ka doon na native, i-cross-cross muna natin. Mas maganda kasi ano ka man, practice ko pa man lang. Huwag muna doon sa ano talaga. Ito, mapasok na sila. Yung mga nanay. So, alam na nila kung sino yung alam na nila nanay. Alam na nila. Grabe, ang galing. Ito, ito. Ano? Naligaw. Ayan, alam na nila. Wako-wakoan. Yan. So, ito pala mga idol. Ayan, alam niya nanay niya. Alam niya yan. Kilala na nila. Kilala na nila yan. So, mabilis lang pala ang technique dito. Oo, mabilis. Hindi mahirap yan. Makin mo sa, ano, dalawa lang sila yan. Pasalit-salitan lang yan sila. Dalawa. Pero mga idol dito, lahat ng lalaki binibenta ni Sir. Opo, kaya, per kilo na yan. Kung baga slaughter, ano na yan? Price. Price. Mga magkano naman po, Sir? Ang disposal ko ngayon is 220. Pero ang 220 ko, yung sinasabi kong good size. Hanggang 15 to 18 kilos lang yan. 15 to 18 kilos? Top 20. 20 kilos ang pinaka-top. Pero pag malaki na, so far hindi man ako linakihan ng kambing kasi nauubos parate. Mauubos din. Pwede po kayo mag-reserve mga idol kasi mas maganda talaga ito i-breeding sa mga native din nilang kambing. Mas maganda. Kasi sobrang laki. Kung nakita niyo po yung lalaki, 80 kilos? Oo, 84 kilos. 84 kilos, grabe sobrang laki. At saka ito yung mga week old niya pala mga idol. Grabe ang laki talaga. Week old pa lang po ito siya mga idol. Yan, lalaki po. Sobrang ganda po mga idol. Ayan. Sir, ito na lang, last na lang na tanong. Apa? Kasi marami talaga ang nagkakaproblema sa kambingan during tag-ulan. Paano apa naman po yung feeding program sa tag-ulan? Pag tag-ulan, halimbawa, umulan, tanghali, hanggang alas 5 ng hapon. Yan, alas 5 ng hapon. So, sa tanghali, pag alas 3, alas 4, ulan pa rin, binibigyan ka na lang yung pagkain ko. Yung merenda nila? Merenda nila. Kumbaga, hindi na merinda. Hapunan na yon. Ngayon, pag may time na mga isang oras lang na wala ng ulan, kahit basa ang damo, binibitawan ko yan. Pagkain pa rin. Hindi sila nagkakadayari yan? Hindi, ako naniwala yan. Yung sinasabi nila na pag basa ang damo, pag ano, hindi ako naniwala yan. So, par ano? Nasubukan nyo na? Oo, nasubukan ko na. Basta may isang oras lang, kahit okay na. Basa. Okay na. Okay na yan. Kahit na maulan nga, basta ano lang, hindi masyadong malakas. Pagkuhan, binibitawan ko ito. Walang problema. Maliban na lang sa ulan talaga na malakas. Pero pag naulanan sila sa area, halimbawa, nabitawan sila alas 3, umulan ng alas 4, tapos hindi man masyadong malakas, mga 30 minutes lang na ulan, andun lang yan sila. Saka na yan siya uwi pagkatapos ng kain nila. Maulanan sila, mabasa. Pagdating dito, matuyo man rin. Kaya po ang diskarte ni Sir. Kasi halos lahat ng may kambingan, hindi talaga pinapakain pagbasa, pagbasa ang damo. Kasi nagkakadiarrhea daw. Yan yung sabi nila. Pero mas magkadiarrhea yung kambing mo pag walang kain. Ayun po. Tama po yan. Makainin mo na lang. Tapos normal lang yan na medyo magbasa-basa nunti ang ano niya. Ang ano nila, pero normal lang yan. Little on makakabit rin yan. And sobrang ganda po ng na-discarte mga idol. Sana po mga idol, marami po kayong natutunan po mula sa ating idol mga idol sa pagkakambing. At saka siyempre mga idol, panoorin nyo po kung magkano ang kitaan later on sa ating part o na ating video mga idol. At saka, sir, may best advice pa ba kayo sa ating mga kapwa OFW, mga ka-farmer? Opo. Tapos yung may mga pera na gusto ding mag-kambingan, ano yung mga inspiring message po sa kanila? Sa nag-start po, mas mabuti na mag-ano muna tayo. Kung baga, mag-start muna tayo doon sa maliit. Kasi pag nangapital ka ng malaki, tapos hindi mo alam yung ano, yun ang mahirap. Kasi dapat ito, alam ko ito. Ako ang nag-inject, ako na lahat ang kung ano-ano dito, ako na lahat. Kung baga, natutunan ko na lahat. Ito, natutunan ko na lahat. So, neighbor na ako nagsabi na magpapunta ako ng veterinary doctor kasi magpa-inject, may napilayan, may nasugatan, ganyan. Sa akin na lahat. So, hands-on mo lahat? Hands-on ko na lahat. Tapos, itinuro ko na sa kanila lahat.
Kasi minsan wala man talaga ako dito parati. Weekend lang. So alam na nila. Alam na nila pag nanganak 'yan, anong i-inject, ano ang ano, alam na nila 'yan. Sila na. Sobrang ganda. Tsaka at least na training yung mga na. Opo. So sa mga mag-start, mas mabuti muna na aralin muna natin. Through ano 'yan, yung personal talaga na hands-on. Hands-on mo. Huwag yung aralin mo na tinuruan ka lang. Dito sa akin, kung gusto mo, punta ka. Mag-usap tayo. Ayan, libre po, libre yan. Libre! Libre. Welcome po kayo mga idol. Welcome ka. Libre po dito. Kung baga, isishare ko din yung nalalaman ko. Kasi ang nalalaman ko, galing din ito sa mga farm na nag-share-share din sa akin, ganyan. Pinag-ipon-ipon ko lahat. So kung ano yung maganda doon sa inipon-ipon ko, actually, nagpasalamat ako sa kanila. Kung baga, ang program ko dati, yung typical lang, kambing lang yan, walang problema yan. Walang inject, walang purga yan, walang lahat. Kasi ganito ganyan. Ngayon, hindi pala. Dapat may mga ano din sila. May mga support. Support din sila. Kasi sensitive din sila. Hindi din kagaya din ng mga manok na kailangan din nila na mga bakuna, gamot. Ganyan. Vitamins. May bakuna din. Nakaayon-ayon din niya. Ayan. Sobrang ganda po mga idol. Yes, mga idol. So yan po mga idol, susunod na po ang ating part 2 ng ating video mga idol. Panoorin niyo po. Please don't forget mga idol, i-like ang ating video, mag-comment at saka i-share para marami pa po makapanood. At saka syempre mga idol, marami pong matutuon lalo yung mga nagsisimula pa lang ng kambingan na kagaya ni sir na start din ng walang vitamins, walang bakuna, lahat. Wala lang, hayaan lang talaga sa field. At least mga idol, welcome po kayo dito kay sir dito po sa Purok, Kalataw. Barangay Tumbler, General Santo City. Feel free to visit, libre, weekend lang. Weekend po. Sabado, Linggo. Available food, sir. Maraming salamat mga idol. Happy farming. Bye-bye.